Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. So may bagong labas nga na podcast si JJ Redick at LeBron James at ito nga talaga yung klase ng podcast na hinahanap ko. Yung educational at hindi pa na top 5 best players, top 5 ganito ganyan. O kaya naman yung isa nga na nagsasabi na alisin daw ang mga Europeans para gumanda ang depensa sa NBA. Nakalimutan nga nito na meron tayong apat na European Defensive Player of the Year winner in the last 6 years. And probably magiging lima ito in the last 7 years kapag nanalo na si Gobert o kaya naman si Wemby ngayong season. Dalawang high IQ players nga sa LeBron at JJ Redick na nag-uusap tungkol sa mga tinatakbo na play, paano nila ito binabaliktad, ang mga basketball terminology na ginagamit at iba pa. May sense nga itong podcast. Kwinento din nila ang ilang low IQ moments. Ngunit napag-usapan nga nila na sa NBA ay lahat talented, ngunit hindi lahat tumatagal. Kaya naman hiningi nga ni JJ Redick ang 3 key things ni LeBron James upang maging successful sa liga. Una nga daw ay know the history of the game. Alamin nga daw kung sino mga nauna at naging dahilan kung bakit kayo ay may liga na nilalaruan. Sunod nga daw ay ang disiplina. Ngayon nga daw ay nakaka-party na siya. Ngunit noon nga daw noong high school siya ay ang daming nagyayaya sa kanyang lumabas dahil hindi nga daw siya magkokolehiyo. Ganun pa man ay hindi niya nga daw ito ginawa. Disiplina din umano na gumising na maaga araw-araw para mag-ensayo at sakripisyo umano sa mga mahal mo sa buhay dahil talagang mababawasan ka nga daw o halos wala ka ng oras para sa asawa at mga anak mo. Minsan nga daw kahit madami kang sinasahod, kailangan mo din isakripisyo ang mga bakasyon at mag-basketball lang. At ginagawa niya nga daw ito simula noong high school pa siya. So that is more than 23 years na nga mga kaibigan. At isa pang napakagandang sinabi ni LeBron, madami nga daw ang ganado kapag nasa TV na. Kapag may crowd na 20,000 plus fans. Subalit kailangan mo nga daw mahalin ng basketball kahit na mag-isa ka lamang sa gym at nag-e-ensayo ng paulit-ulit na galaw. Search lang nga mga kaibigan, LeBron and JJ Redick Podcast. Tiyak na lalabas na yan. Sabay-sabay nga natin paangatin ang ating mga basketball IQ. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Zion naman ay hindi nga nagkaroon ng magandang simula sa season na ito, ang bagal niya nga at sobrang bumagsak din ang kanyang mga stats. Tinawag din siyang mataba ni Stephen A. Smith kung saan madaming ang sumang-ayon dito. Matapos nga nito mga kaibigan ay bumagsak ng 25 pounds si Zion at kitang-kita nga ang improvement niya at buong team ng New Orleans Pelicans. Sa last 10 games nga nila ay dalawa lamang ang kanilang talo at umaangat na din ang stats si Zion. As of now ay may record sila na 42 wins and 26 losses para sa 5th seed ng Western Conference. Habang hawak naman ng Los Angeles Clippers ang number 4 seed at may record sila na 42 wins and 25 losses. So tila ba nag-aagawan na lang nga ang dalawang team na ito para sa home court advantage pagdating ng playoffs. Subalit sila na nga inaasahan na playoff matchup sa first round. At magiging interesting nga ito kung sakali mga kaibigan. Dahil ang Clippers ay may veteran lineup habang ang Pelicans naman ay kakamihan nga sa kanilang mga players ay first time pa lamang na makapag-playoffs noong 2022. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa possible playoff matchup ng dalawang team na ito?